See, para talaga siyang Jollibee Chicken. It's me, Jelly. Welcome back to my YouTube channel. At today, aalamin natin ang nagba-viral ngayon. Hot na hot. Ang hashtag Jolly Tuwalya o mas kilalang Jollibee Chicken Joy na tuwalya pala ang laman sa loob. So ngayon, aalamin natin, itetest natin yung tuwalya kung talagang ang nasadya lang na napunta sa mga breading at naging chicken ito o talagang ang sinabotahe ang kumpanya para siraan ang Jollibee. So isa ako sa mga curious na tao na to dahil paano nga ba napunta ang tuwalya sa at naging Chicken Joy, di ba? Paano nangyari to, guys? So yun ang aalamin natin, itetesting natin siyang lutuin. So make sure to stay until the end of this video and we will give our thoughts. So ayun. So ito, guys, nag-ready tayo ngayon ng harina o breading para malaman natin kung talagang kakapit nga ba ito sa tuwalya. So ayan, ihulig nga ang tuwalya. Tapos ay kunyari busy, hindi na nakita, hindi na napansin. Ang mga chicken, nahalo na ang tuwalya sa breading, natakpan. Ano na nga ba, magiging hulmang chicken nga ba ito? So ayan, tignan nga natin kung hulmang chicken na siya. Oh, hindi, guys. So maliwanag na hindi ito magmumukhang chicken at hindi ito mabubuo. Mukha pa rin siyang tuwalya, guys. So ngayon, subukan natin kung babasain natin at mas kakapit nga ba ang harina at magdidikit-dikit nga ba ito at magiging buong chicken. Yun. So ayan, guys, ngayon nagpe-prepare na tayo ng tubig. Special hands to ng kamay ng mama ko. Shout out. So ayan, babasain na natin ang tuwalya, ihuhulog sa tubig. Kunyari, nabasang pawis pala yun, guys. Kaya pala, basang-basa, ganyan, basang pawis, dumikit sa harina, guys. Imagine nyo ba yun? Oh my God! At nagbabalik, ayan nga po, basang-basa na ang harina galing sa ating mahiwagang faucet sa kitchen. Ngayon, itatry na natin ihulog sa harina at magiging nga ba itong hulmang chicken? Isa, dalawa, tatlo! Ay, di ko nakita. Oh my God, daming chicken. Ganyan. Oh, sige, go. Ihalo na natin. Magiging hulmang chicken nga ba ito? Yan, nakikita nyo po, hinahalo na ng ating service crew. Charot. Nabuo ba siya? Medyo nabuo ang dating niya, pero mukha na siyang parang bilog. Hindi perfect yung pagkakagawa natin. Mas mukhang expert yung gumawa nung sa Jolly Tuwalya, guys. Isprayin lang ulit ni Mama ng tubig at titignan natin kung magiging hulmang chicken nga ba ito. Siya mukhang hulmang chicken pa. Pero parang posible pala, no? Anong masasabi mo, Ma? Actually, kung sa masasabi ko rito, halatang-halatang hindi chicken yung inaan mo, nilulubog mo, minamasa mo. So, piling ko sinadya. Kasi halatang-halata, oh, na hindi naman siya manok yung nilubog sa... Ayun, guys, exactly. Kasi habang hinuhulma siya, dun palang malalaman na ng tao kung chicken nga ba yung hinuhulma niya o hindi. Sa kapa pa lang. Dahil pag nakapa niya ito, kapang tuwalya ang mararamdaman niya at hindi manok, di ba? So, ayan, guys, ready na ang mantika sa pagdi-deep fry ng Jolly Tuwalya o ang chicken na tuwalya pala sa loob. Mahirap pala siya kasi kailangan talaga ihuhulma mo pa siya ng mukhang, magmukhang chicken. Hindi siya ganun kadali, paulit-ulit mo siyang huhulmahin, babasain ulit para magbuo at maging chicken. So feeling namin scam lang po yun. Init na ang mantika, ready na ang ihulog ang ating niready na Jolly Chicken Tuwalya. Ayan po siya. Tignan natin kung magmumukhang ang fried chicken. Pero as you could see, guys, dyan pa lang, ayan, oh, bumubuka siya, guys. Diba? Walang chicken na ganun, guys. Kaya ang gumawa ng expert, no? Sinadya. As you could see, continuous pa po yung kanyang pagbukas. Hindi siya hulmang-hulmang chicken. Tingnan nyo, nag-open up siya, guys. So, makikita dito pa lang na talagang tuwalya siya at hindi siya manok. Diba? Gamitan pa siya ng, di ko alam tawag dito, mano tawag dito.
basta ng panluto. O yan, binariktad natin. At this point, kitang-kita na tuwalya siya talaga. Very visible. Doon pa lang magdududa ka na. Binariktad namin, mukha nang fried chicken. Grabe, pinag-isipan po ng bonggang-bongga yung gumawa nun. Nakaka-shock lang din. Oh my God. Ito na guys, ang update. Mukha na nga ang chicken ng ating tuwalya, guys. As you could see. Yeah, as you could see, ayan. Mukha siyang chicken nga, guys. OMG! Pero di ako naniniwala kasi maliit lang chicken sa Jollibee, guys, eh. Itong side na to, perfect. Mukhang chicken siya, guys. Pero yung baliktad, ayan, medyo fail kami. Pero yung gumawa dun sa nag-viral na video ay expert na expert, guys. See, para talaga siyang Jollibee chicken. Parang yung Thai pork. Yung malaking chicken. Ayan siya, guys. Ayan yun. Touch niya din, guys, may dating dahil gawa ng harina. Pero, wow, ayan. Ayan, pag binuksan. So, ayan, guys, bubuksan na natin ang chicken na tuwalya sa loob. Oh my God. Diba? Doon pa lang malalaman mo na. Parang ang chicken talaga. So, thumbs up ako sa nakaisip ng idea na to. Pero, mukhang scam nga at nasabotahe ang Jollibee. Hi guys! So, ayan, as you could see, I'm back in my room to give my final verdict sa Jolly Tuwalya o Jollibee Chicken Joy na tuwalya pala sa loob. So, ito yung niluto namin kanina, as you could see. Ayan siya, guys. OMG, mukhang chicken talaga. Ayan, side to side. Mukhang chicken, guys. So, ayan. Masasabi ko lang is, number one, napaka-expert ng nakapag-isip ng scam or pagsasabotage sa Jollibee nito. Kasi, like, out of nowhere, saan niya naisip na pwede pala ang tuwalya gawing parang hulmang chicken? Number two, so, igsabihin nga lang, we're trying to prove a point here kung scam nga ba or nahalo lang talaga yung basang tuwalya sa paggagawan ang chicken. So, for me, guys, I think ginawa na isabotage talaga si Jollibee kasi hindi siya ganun kadali mabuo na out of nowhere na lang na pagbumagsak yung tuwalya sa inyo. Kunyari, marami na rin nakapagsabi na sobrang linis at sobrang excellent ng service ng Jollibee. Na sobrang linis sila sa back kitchen ang Jollibee zone. Bawat section, meron silang mga prosesong ginagawang na tamang prosesong ginagawa sa pagluluto ng kanilang chicken. Like, mimix ng breading sa chicken, tapos pagluluto. Tapos, habang nga niluluto pa daw yun, meron pa daw parang lalagay na temperature para tamang-tama yung pagkakaluto at tamang-tama yung heat at hindi daw sunog. Someone actually told me that. So, ayun. And, ayun, kung mahulog nga siya dun sa mga harina sa pagbe-breading, habang minimix siya, mafe-feel mo naman na merong something wrong doon. Kasi syempre, of course, chicken lahat na nga haluin mo. So, na mafe-feel mo, iba yung texture niya at hindi siya manok, ba? Diba? Kasi, kumbaga kung di pa luto yung chicken at hinahalo pa lang siya, ang feel niya is slimy tapos matigas. Unlike kapag yung ganito, tuwalya siya, of course, yung texture niya is pure na towel, guys, ba? Diba? So, ayun. Number 5, habang piniprito niyo siya, guys, dun pa lang malalaman niyo na din na hindi siya chicken kasi habang niluluto siya, parang magbubuka-buka yung parts niya and you could see na yung nga, tuwalya yung hulma niya at hindi siya chicken. Kasi kung chicken yun, di naman parang magkakaroon ng opening. As you could see in the clips kanina na nakita ko sa inyo, di ba? Nagkusa siyang nag-open, so yung parts na yun. Pero if sasadyain talaga siyang lutuin para maging chicken, parang kami, tinanay namin kung at the end nga ay magmumukha talaga ng chicken, makikita mong hindi talaga siya chicken, pero hulmang chicken. So, nandun yung thought na parang sinadya talaga. Kasi kung hindi siya sinadya, habang piniprito siya, makikita mo na bakit parang kakaiba. So, di ba, kung yun makita mo kakaiba na, gagawin mo, ay tatanggalin mo siya at i-check mo kung chicken ba talaga or is there something wrong with it, right? So for me, don't judge me, guys. Ako, based on my personal opinion lang to, wala akong intention na mang-bash sa nag-complain, mag-bash sa Jollibee, or mag-say ng anything. We tried it out of curiosity. We tried it dahil bored kami ngayon and sobrang viral siya. Gusto lang namin talagang itry kung kapag niluto ngayon tuwalya ay maghuhulmang
chicken. So, don't take this against us. Wala rin kaming binabash, wala rin kaming say against dun sa taong nag-complain kasi baka isa lang din siyang biktima sa nangyaring ito. So, ayun, disclaimer lang guys. Wala kaming hini-hate, wala kaming binabash or anything. So, personally guys, ako, di pa rin naman nawala ang tiwala ko kay Jollibee. Feel ko, patuloy pa rin naman ako mag-order. Since nag-viral to, medyo nadismaya kasi ako, syempre. Parang nandun yung thought ko na, hala, malinis nga ba talaga yung mga kinakain namin? Tama ba yung pag-order namin pa sa Jollibee? Pero hindi. Dahil as you could see, based sa experiment natin sa video na ito, kita naman kanina na imposibleng mahalo siya by mistake dahil kailangan talaga sa inbasang-basa siya at huhulmahin mo pa siya para maging chicken at mahalo doon sa mga nilulutong fried chicken. So, yun ay aking personal opinion lang naman dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion at of course hanggang ngayon it's still under investigation at abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Jollibee, I will still keep ordering to Jollibee dahil hashtag Jollibaby kaya ito. Hashtag Jellybaby. So, ayun. I will still support Jollibee dahil love na love ko ang food sa Jollibee. Actually guys, disclaimer lang din, hindi rin po ako sponsored ng Jollibee. Hindi rin nila ako binayaran or anything or wala pong nagsabi sa akin na gumawa ng video na to. I just really, really wanted to share my thoughts. So, yun. I think that would be all for this video. I have shared my thoughts with you guys. Let me also know in the comment section below if you think sinadya o hindi sinadya, sinabotage or talagang aksidente nga lang ang nangyari at naging chicken ito. So, ayun. I'm also curious about your thoughts, guys. Let me know in the comment section below. If you guys enjoyed that, make sure to give this video a like. Comment down below if you have any video suggestions you want me to do next. And of course, make sure to subscribe to my YouTube channel. So I'll see you guys in my next vlog. Bye!